Magandang araw sa inyo, boss. Ako si Reynold. Ibabahagi ko lang sa inyong channel itong tungkol sa kapatid ko sa tatay na tawagin na lang nating Rowan. Mas matanda siya sa akin ng 3 taon. Nangyari itong karanasan noong nasa high school pa lang ako at nasa kolehiyo siya noon. Nalaman naming ang lola niya na nanay ng nanay niya ang nagpalaki sa kanya. Kaya nang mamatay ang lola nito ay kinuha na siya ni Papa at pinag-aral. Nakaramdam ako noon ng selos dahil siya ang madalas na kasama ni Papa kapag umaalis ito. Kaya lihim akong nagkaroon ng galit kay Rowan. Isang gabi, dahil sa inis ko ay pinasok ko ang kwarto niya. Nasa labas pa sila noon ni Papa. Pinaghalongkat ko ang mga gamit niya. Wala naman akong nakitang kakaiba doon maliban sa isang maliit na botelya. Pero hindi ko na pinag-interesan pa yon. Napansin ko kasi noon, boss, na apagmalalim na ang gabi, lumalabas itong si Rowan. Hindi ko naman yon kinikwento kay Papa dahil baka sabihing sinisiraan ko lang siya. Minsan nung nagising ako na madaling araw, nang maramdaman ko na may gumagalaw o naglalakad sa kabilang kwarto. Kwarto yon ni Rowan, kaya sigurado akong lalabas na naman ito. Dahil sa curiosidad kung ano bang pinaggagawa nito ng ganoong oras, ay binutasan ko ng maliit ang dingding na naapagitan sa kwarto namin. Gawa kasi sa kahoy yung dingding na yon. Sumilip ako noon nang maramdaman kong gising pa siya. Sobrang dilim ng kwarto. Nagtaka ako kung papaanong nagagawa niyang kumilo sa ganoong kadilim na kwarto. Hindi man lang ito nagpapailaw. Pero ganoon na lang ang pagkagulat ko noon, boss, nang bigla na lang may sumilip sa akin pabalik. Kitang-kita ko yung biglang tumakip na kulay pula sa butas. Itim, tapos pula na parabang kumukurap ito. Napaatras talaga ako noon at mabilis na napatalokbong ng kumot. Doon ko lang naramdaman na parang tumahimik na yung buong kwarto. Pero ang pinagtaka ko noon ay kung sino yung sumilip na yon at bakit pula ang mga mata nito. Kinabukasan ay binantayan ko ang kilos ni Rowan. Nararamdaman ko kasing may tinatago siya sa amin. Pero wala namang kakaiba noon sa kinikilos niya. Normal naman ito kapag kaharap namin. Yun lang, hindi siya maatingin sa akin, which is ganun naman talaga siya sa akin. Isang gabi ay nagaya si Papa na magpasama sa kanya. Pero hindi siya nun sumama dahil may pupuntahan daw ito. Kaya ako na lang ang sumama kay Papa nun. Mga bandang alas 11 na kami nun dumating. Agad akong napasilip sa may butas kung andoon si Rowan. Pero wala pa ito. Naapatay ang ilaw pero naaaninag ko ang higaan nito na wala pang nakahiga. Humiga muna ako nun. Naapatay na ang lahat ng ilaw sa bahay at tulog na rin yata noon sina Papa. Muli akong bumangon para silipin ang kwarto ni Rowan. Para kasing may mahihinang kilos na nagmumula sa kwarto niya. Pagsilip ko, iginala ko ang tingin ko noon, boss. Pero nasindak na lang ako nang nakita ko si Rowan na paakyat ng bintana. Yung bintana kasi namin ay katulad nung sa mga antik na bahay, yung walang grills at sliding yun na gawa sa kahoy. Grabe ang kilabot na naramdaman ko noon nang maaninag ang itsura niya. Hindi siya si Rowan. Isang halimaw yung nakita ko, boss. Mabalahibo ito na nangingintab sa liwanag. Mahaba ang mga kuko sa kamay at mas nagbigay kilabot pa sa akin yung pula nitong mga mata. Hindi ko magawang sumigaw noon dahil sa sobrang takot na naramdaman. Kaya tinakpan ko na lang yung bibig ko at dahan-dahan akong napaatras. Sa isip ko noon ay hinahanap ko si Rowan. Hindi ako makatulog, lalo na at nararamdaman ko ang mga yapak at mahihinang kalabog sa kabilang kwarto. Kahit nagalit ako noon kay Rowan, ay natakot pa rin ako para sa kaligtasan niya. Nakarinig ako ng mahinang kaluskos sa dingding. May mahihinang atungal at parang hinihingal sa paghinga. Takot na takot ako noon na hindi kumagawang kumilos. Natigil naman ang mga kalabugan sa kabilang kwarto. Ang pinagtataka ko noon ay hindi man lang nagising sina Papa at Mama. Hindi na ako nakatulog noon hanggang sa mag-umaga. Nang masiguro kong gising na sina Papa, ay lakas loob akong sumilip sa kwarto ni Rowan. Wala na siya sa higaan niya at nakaayos na ang mga gamit. Napansin ko ding wala na yung ilang mga gamit niya. Agad ko nung tinawag si Papa. Kahit nga ito ay nagtaka kung nasaan na si Rowan. Hinanap namin siya pero hindi namin siya makita.
hanggang sa pinuntahan namin siya doon sa dating tirahan nilang maglola. Doon ay may nakausap kaming kapitbahay. Mahina nitong kinuwento kay Papa na yung lola daw ni Rowan ay bali-balitang aswang sa lugar nila. Hindi ko na lang babanggitin, boss, kung saan eksakto to, pero nasa Visayas kami. Ang duda daw nila ay si Rowan ang napagpasahan ng pagkaaswang ng lola nito. Kinilabutan ako sa narinig. Hindi ako maapaniwala na posible yung nakita kong halimaw ay si Rowan pala. Pero simula talaga nun ay hindi na siya nagparamdam pa sa amin. Hinayaan na lang ni Papa kung totoo man ang kwento sa lugar nila. Mabuti na rin daw na hindi siya maapanakit sa aming lugar. Yun lang, isang araw nun ay may nabalitaan kaming may nakunang isang buntis na di kalayuan sa aming bahay. 5 buwan na raw ang dinadala nito. Kwento pa ng asawa nito ay may parang umaaligid na nilalang sa bahay nila. Minsan daw ay pusa ang nadidinig nila. Minsan naman, baboy ramo o malaking ibon. Hindi na lang kami nagpahalata ni Papa na may ideya kami. Magandang araw sa lahat. Tawagin niyo na lang akong Rose, taga Pampanga. May gusto lang po akong ibahaging kwento tungkol sa half-brother ng asawa ko at sa tinatago nitong lihim. Ilang linggo ding nanatili ang tatay nila sa ospital noon dahil sa sumasakit ang dibdib nito at hirap huminga. Sabi ng doktor ay may pneumonia ito. Tumagal pa ang pagkaka-confine niya at lalo pang lumala yung kalagayan. Pinasya na namin noon na dalhin na siya sa Maynila para ipa-check up sa malaking ospital. At doon nakita na meron siyang bukol sa baga at kailangang maoperahan. Ilang araw lang at ineschedule na ang operation niya. Pero sabi ng doktor na wala na siyang nakikitang bukol. Kaya lang ay marami daw tubig sa baga nito na kailangang tanggalin. Ilang doktor na rin ang tumingin noon kay tatay pero hindi bumubuti ang kalagayan niya. Nang muli silang magsagawa ng mga tests, doon nalaman na meron pala siyang cancer. Lalo kaming nanlumo nang malaman ang totoong sakit ni tatay. Ginawa ng doktor niya ang mga dapat gawin at pinaghanda kami noon ng malaking halaga para sa chemotherapy. Umayos naman ang kalagayan niya. Inuwi na namin siya noon ng bahay pero kailangan pa rin ng patuloy na gamutan para makarecover. Humingi kami noon ng tulong kay Mayor at sa iba pang politikong nagsisilbi sa aming bayan. Kinailangan ko rin na magdoble kayod para may pambili ng mga gamot niya. Ang asawa ko ang nag-iipon ng pera para sa chemo at ako ang sumasagot sa iilang gamot. Lalong umayos ang kalagayan ni tatay at bumalik ang dating sigla nito. 1 linggo ang lumipas noon nang dumalaw doon ang ibang kamag-anak ng asawa ko. Naghahanda ako noon ng almusal habang tumutulong naman ang mga pinsan niya sa pag-aayos ng hapag. Pinuntahan ko noon ang asawa ko sa silid ni tatay at ginising niya ito para sumabay sa aming kumain. Pero hindi ito sumasagot. Nilapitan daw siya ni Dean, ang asawa ko, at niyugyug ang balikat. Pero hindi na raw gumagalaw si tatay. Agad namin siyang dinala sa ospital, ngunit dineklara ng dead on arrival. Tinawagan ko noon ang mga kamag-anak nila habang inaasikaso ni Dean ang burol ni tatay. Habang nililinisan namin noon ang higaan ni tatay, ay may nakita kaming mga tuyong dahon at parabang langis doon mismo sa beddings ng higaan niya. Ang akala ko noon ay si Dean ang may kinalaman sa mga yun. Baka ako ginagamitan din niya ng mga herbal na gamot si tatay. Pero nung tanungin ko siya, ay hindi naman niya ginamitan ng kung anong herbal si tatay. Takang-taka talaga ako noon. Naiayos na ang burol ni tatay. Simple lang nun ang kulay puti niyang kabaong. Andoon lang kami sa upuan at nag-iestima ng mga nakikiramay. Halos mga kamag-anak pa lang naman ang mga naroon. Pero nagulat kami kinagabihan nang may isang lalaking tuloy-tuloy na pumasok sa bahay. Iyak ito ng iyak. Dinig ko pa nung nagtatanungan ang mga nakasaksi sa kanya kung sino siya. Pero kahit ako, hindi ko rin siya kilala. Pagkatapos niyang magbigay galang sa patay, ay sinalubong ko na siya noon. Tinanong ko kung kaano-ano niya si tatay. Nagulat kami noon nang sabihin niyang anak siya ni tatay.
kapatid siya ng asawa ko. Nagulantang kami nun kasi wala kaming kaalam-alam na may ibang pamilya pala si tatay. Kahit si Din nun ay hindi naniniwala kaya hindi niya ito pinansin. Yung ibang kamag-anak naman ay hinarangan yung lalaki at di na nila tinigilan ng kakatanong. Ang sabi niya, ang nanay niya ay namatay nung ipinanganak siya. Nagtanim daw siya noon ng galit kay tatay dahil iniwan nito ang nanay niya. Lumaki siyang ulila at kinupkup na lamang daw siya ng mga kamag-anak ng ina. May nagtanong sa kanya ulit kung kailan at paano namatay ang nanay niya. Sagot niya, namatay daw ito nung binata na siya. Nagkasakit raw kasi ito at tuluyang nanghina. Nagtaka kami noon kasi magkaiba ang unang kwento niya sa sinagot niya. Nagduda tuloy kami kung totoo ba ang mga sinabi niya. Kahina-hinala rin kasi ang kinikilos. Hinayaan na lang muna namin ito kesa naman magkagulo sa lamay. Baka nga isa lang to sa mga kamag-anak nila at nalungkot lang sa pagkawala ni tatay. Hindi na siya noon umalis ng bahay. Pinakiusapan ko na lang si Din na kumalma. Aayusin namin kung anumang sigalot kapag naidibing na si tatay. Una kong napansin sa kanya noon ay kapag kumakain kami, may dala siyang sariling kutsara at tinidor. Agad din naman niyang hinuhugasan pagkatapos kumain. Halos ilang araw din siyang nanatili sa burol ni tatay. At dami na ngang naglalabas ang kwento tungkol sa nakaraan nito. Hindi na rin namin alam kung alin ba ang totoo doon. Ayaw naman din namin itong kumprontahin dahil nakaburol pa nga si tatay. Hindi yun ang tamang panahon. Napansin naming nakikipaglapit ito sa kapatid ni Din na babae. Sinabi nitong kapatid din daw niya ito. May binigay itong pulseras kay Diana. Ayaw sana niyang tanggapin dahil kakaiba daw ang disenyo nun. Ang creepy. Pero natakot siya sa lalaki. Kahit yung ilang mga kamag-anak namin ay binigyan din niya ng langis. Gusto sana nilang tumanggi pero natakot din sila. Baka raw kasi may hindi magandang gawin sa kanila yung lalaki. Maya-maya nun ay humingi ito ng mga larawan namin at ni tatay para naman daw may remembrance siya sa amin. Nag-alangan ako noon na magbigay sa kanya. Kahit yung isang pinsan ni Din ay nagsabing huwag akong magbibigay ng kahit anuman dito. Nang mapansin siguro niya na ayaw kong magbigay ay nagalit ito. Bigla na lang itong nag-walk out. Sinabi ko sa kanila na ibigay sa akin yung mga pinapaabot niyang mga langis at kung ano pa sa mga kamag-anak. Isinilid ko yon sa isang lagayan at sinama ko yon kapag ililibing si tatay. Ilang araw din namin itong hindi nakita. Pero nung libing na ni tatay ay nandun siya. Iyak ito ng iyak nang ihuhulog ko na noon yung isang bag na may lamang mga langis niya. Nagulat ako dahil parang may biglang bumulong sa akin. Isang galit na boses pero hindi ko maintindihan. Isinama ko pa rin sa libing ni tatay yung bag. Nilingon ko yung lalaki noon at nakita ko talagang pinanlilisikan niya ako ng mga mata. Simula nung libing ay hindi na namin siya nakita. Pero nabalitaan naming nagkasakit yung anak ng isang pinsan ni Din. Binigyan ito ng lalaki ng pulseras na katulad ng kay Diana at hindi namin ito nakuha. Pinuntahan namin ito at naabutan namin kumikisay-kisay yung bata habang tumitirik pa ang mga mata. Nagsasalita rin ito sa lingwaheng hindi namin maintindihan. Naghanap kami noon ng magaling na manggagamot. Sinabi nito na hanggat may mga bagay na nakatago ang mangkukulam sa bahay namin ay patuloy niya kaming guguluhin at kukontrolin. Isinama namin yung manggagamot sa bahay at pinahanap dito ang mga itinanim ng lalaki na nalaman naming isa palang mangkukulam. Ang daming nakuha ng manggagamot. Kung ano-anong bagay katulad ng basag na salamin, lumang suklay at kung ano pa. Sinabi ng manggagamot na matagal na rin daw nitong kinulam si tatay. Inuunti-unti nito hanggang sa ito ay mamatay. Hindi namin alam kung ano ang pakay ng lalaking yun sa buhay namin. Pero nang minsang bumalik ito sa bahay ay hindi na namin siya pinapasok. Nalaman naming naging nobya pala ni tatay ang nanay nito pero hindi niya anak ang lalaki. Nagpapanggap lang ito, nanlilin lang.
Hello po Sir Bob at sa lahat. Itago niyo na lang ako sa pangalang Joanna. Itong kwentong ibabahagi ko ay naging karanasan ko sa kamay ng half-sister ko. Hindi ko lang akalain na yung taong pinagkatiwalaan, tinanggap at minahal ko ang siyang magpapahamak sa akin. Nasa kolehiyo ako nang malaman kong may anak si Papa sa labas. Pero imbis na ikagalit ko yun, ay kinatuwa ko pa. Mag-isa lang kasi akong anak at matagal ko nang gustong magkaroon ng kapatid. At yun nga, para siyang hulog ng langit para sa akin. Pangalanan na lang natin siyang Lorraine. Mas matanda lang siya sa akin ng ilang buwan. Pero ganun pa man, ate na ang naging turing ko sa kanya. Tinanggap namin siya ni Mama sa bahay. Mabait din si Mama sa kanya. Yun lang at napansin kong pagdating sa kanya ay istrikto si Papa. Huli na daw nang malaman ni Papa na nagkaanak siya sa dating nobya. Saka naman niya pinakasalan si Mama dahil si Mama ang gusto ng pamilya niya para sa kanya. Kaso lang daw ay nanggulo ang nanay ni Ate Lorraine kaya lumipat si na Mama at Papa ng ibang lugar. At nung wala na nga yung nanay ni Ate Lorraine at alaman ni Papa sa isang kaibigan nila na nagkaanak siya dito, kinukup niya si Ate Lorraine at pinangakuang patatapusin sa pag-aaral. Pinasok siya ni Papa sa university na pinapasukan ko. Noong una ay maayos naman ang pakikitungo niya sa akin, lalo pagkaharap namin si Papa. Pagdating naman ng school ay agad siyang humihiwalay sa akin. Sa pagkagulat ko noon, ilang araw pa lang siyang pumapasok ay marami na siyang naging kaibigan. Pero naging masaya naman ako para sa kanya dahil madali siyang nakapag-adjust sa university namin. Isang araw noon, sa pagtataka ko ay ang bait ng pakikitungo niya sa akin. Niyaya pa nga niya akong kumain kaming dalawa sa cafeteria. Pinakilala din niya ako sa mga kaibigan niya at sinabihan niya akong sumama sa kanila kapag weekend. Ipaalam ko daw siya kay Papa dahil mas pinapayagan daw niya ako kesa kay Ate Lorraine. Sabihin ko lang daw na ako ang nagpapasama sa kanya. Sinunod ko siya noon dahil gusto kong mas maging malapit kami. At tama siya dahil agad kaming pinayagan ni Papa na mag-overnight. Hindi ko alam noon kung saan talaga ang punta namin. Pero nagtiwala na lang ako kay Ate Lorraine. Naisip ko noon na hindi naman niya ako ipapahamak. Buwaba kami noon sa isang parang rest house. May kalakihan ito at may swimming pool. Napalitan ng saya ang kabag nararamdaman ko noon. Halos buong araw kami nagbabad sa pool habang nagkakwentuhan. Marami ring pagkain at mga inumin. Ayoko talaga sanang uminom noon pero pinilit nila ako. Doon naman daw kami matutulog. Wala na akong matandaan kung anong nangyari noon. Bigla na lang ako nag-blackout. Nagising na lang ako na may araw na. Nag-aayos na sila ng mga gamit at uuwi na raw. Ako na lang ang hinihintay nilang magising. Hindi ko alam noon kung bakit sobrang bigat at sakit ng katawan ko. Yung para ba akong binugbog. Pero ganun siguro pag nasobrahan ng inom. Pagdating sa bahay ay muli akong natulog. Napansin siguro ni Papa na nakainom ako. Kaya si Ate Lorraine ang pinagalitan niya. Sinabi ko namang hindi siya ang nagpainom sa akin. Ginusto ko naman kako yun. Saka lang nun tumahimik si Papa at sinabing huwag na akong uulit. Naramdaman kong huling lumayo ang loob sa akin ni Ate Lorraine. Sa tuwing kinakausap ko sila ng mga kaibigan niya noon ay umiiwas sila sa akin. Isang gabi, naramdaman ko na naman ang pananakit ng katawan ko. Halos gabi-gabi ay ganun. Wala akong pinagsabihan. Unti-unti, nararamdaman ko na parabang may nagbabago sa akin. Ginabi noon nang uwi si Ate Lorraine at katakot-takot na sermon ang inabot niya kay Papa. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. At bigla ay galit na galit kong pinagmumura si Papa. Sinabi kong huwag niyang pagagalitan si Ate Lorraine dahil anak din niya ito. First time ako nung nasampal ni Papa pero lalo lang akong naghimagsik sa kanya. Doon ko natutuhang uminom ulit at manigarilyo kasama ang mga kaibigan ni Ate Lorraine. Doon ko naramdaman na tanggap nila ako at ng kapatid ko. Sa isip ko noon parang gagawin ko ang lahat para mahalin lang niya ako. Natuto ako nung maging suwail para lang mapagbigyan ang gusto ni ate. Pero gabi-gabi ay nararamdaman kong parang may ibang kumukontrol sa katawan ko. Nakakarinig ako ng mga bulong at nagigising na lang akong pawis na pawis at nanunuyo ang lalamunan. Madalas na rin akong magkaroon ng masasamang panaginip.
Hanggang sa huli, sabi ni Mama ay para na raw akong nawawala sa sarili. Kahit siya ay nasasagot ko na noon at madalas na akong magkulong sa kwarto. May narinig na ako nung parang tinatawag ang pangalan ko. Iba't ibang boses at parang niyayaya sa kung saan. Hanggang sa magising na lang ako na wala na ako sa kwarto ko. Gabi-gabi, pairamdam ko noon ay hindi na lang ako mag-isa sa kwarto. Sa tuwing kalagitnaan ng tulog ko ay nagigising ako na parabang may ibang taong nandoon. Nang tumagal ay natakot na akong matulog. May naririnig na rin ako nung maraming boses sa kwarto. Hanggang isang umaga ay nagising akong wala na nga sa sarili, sabi ni Mama. Naglalakad daw ako noon na parang robot at walang kilala. Tapos bigla na lang daw akong magwawala. Sa gabi raw ay para akong takot na takot sa loob ng kwarto at bigla na lang mangingisay. Ang pinagtataka daw noon ni na Mama, buhat daw ng magbago ang kilos at ugali ko ay hindi na umuwi si Ate. Hindi na rin ako noon nakakapasok sa university namin dahil madalas akong tulala. Nanlalalim na raw ang mga mata ko at putlang putla na. Pinadoktor ako ni na Mama. Wala namang nakitang mali sa katawan ko, kaya nirekomend sa akin na magpatingin sa isang psychiatrist. Baka daw kasi stress o may pinagdadaanan lang ako sa eskwela. Wala akong matandaan sa lahat ng yun. Pairamdam ko noon ay para akong naglalakbay sa ibang lugar. Hindi ko kinakahiyang dumaan talaga ako sa isang psychological medication. Pero ang sabi ni Mama ay parang lalo lang daw lumala ang kalagayan ko. Napapadalas ang pagwawala at palagi ko raw sinasabing madami silang naatingin sa akin. Sabi ni Mama ay mukhang iba daw ang dahilan ng pagkaaganon ko. Sinadyas niya daw kay Papa na ipatingin na ako sa isang manggagamot o albularyo. Baka kasi iba na ang gumagambala sa akin. Hindi nga nagkamali si Mama, Sir Bob. Pagkadala sa akin sa isang albularyo ay niritwalan ako at ginawa ng orasyon. Orasyon para masiraan ng ulo ang isang grupo na nag-aaral ng itim na mahika. Ang ginawa daw kasi sa akin ay isang uri ng pangungulam kung saan kinokontrol ang kilos at pananalita ko, pati na raw yung pag-iisip. Sinimulang kontrahin ng manggagamot ang mga ritual at orasyon na ginawa sa akin. Nalaman namin na isa si Ate Doreen sa may kagagawan noon sa akin. May lihim siyang galit sa pamilya ko, lalo na sa akin. Simula noon ay wala na kaming naging balita pa sa kanya. Huminto din siya ng pag-aaral kasama yung mga kaibigan niyang may gawa sa akin noon. Pero ganun pa man, sir, may natitira pa rin puwang ang ate ko sa puso ko. Kung saan man siya naroon ay sana maayos ang kalagayan niya. Kaya lang ay marami daw tubig sa baga nito na kailangang tanggalin. Pero nabalitaan naming nagkasakit yung anak. Mag-isa lang kasi akong anak at matagal ko nang gustong magkaroon ng kapatid. May narinig na ako nung parang tinatawag ang pangalan ko. Iba't ibang boses at parang niyayaya.